Everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's clear it with Attorney Claire. E noon pa palang taong 2022, ay tutol na ang tatlong senador na ito. Sina Senator Robin, Senator Bong Revilla, at Senator Jinggoy. Natuluyang ipasara ang mga pogo dito sa ating bansa. Ano ba ang nagiging pangunahing dahilan nila para huwag daw idamay ang mga legal na pogo sa bansa? Of course, pera! Pera ulit! Sayang daw ang kita ng mga ito. Pero hindi nila alintana ang mga negatibong epekto na maidudulot ng mga pogong ito sa ating bansa. Nasabi na natin doon sa ating isang YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro, na mismo ang presidente ng China, si Xi Jinping, ang nagpanukalang huwag nang ipagpatuloy ang pagpapasok ng pogo dito sa Pilipinas. Marami daw itong kaakibat na problema. Actually, nararamdaman na natin ito ngayon, na ibubunyag pa unti-unti ang mga krimen nangyayari sa loob ng Pogo Hubs. Pero dahil sa pera, lahat ng mga panganib na maaaring maidulot o naidulot na nga ng Pogo ay hindi pinansin at hindi pa rin napapansin ng karamihan. Buti na lang, nandiyan ang PAOK under the administration of PBBM na siya ngayong nagmo-monitor at nag-iimbestiga ng mga illegal activities ng ibang mga pogo. Ano ba ang sabi ng dating PAGCOR Chief Andrea Domingo patungkol rito? Ang sabi nga niya, hayaan na magkaroon ng pogo hubs kung saan doon lalagak o mag-i-stay ang mga workers. At ang hubs daw ang magbibigay proteksyon sa mga workers nito. Ang pogo din daw ay nagbibigay ng maraming trabaho sa mga Pinoy. Ganun nga ba ang nangyari? Anong klaseng trabaho ba ang sinasabi nitong dating PAGCOR Chief Andrea Domingo? Trabaho legal ba ang kanyang sinasabi? Matatawag niya bang legal na trabaho na karaniwang pinapagawa sa mga Filipina ang maging bait, pain sa isang love scam? Kung totoong nagbibigay ng legal na trabaho ang pogo sa Pinoy, eh bakit kaya dumagsa ang mga Chinese dito sa ating bansa? At karamihan na nasasakote o nahuhuli sa Pogo Raid ay mga Chinese workers na walang legal na papel para makapagtrabaho dito sa ating bansa. Ano nangyayari? Hindi ba tayo pa ang nagpapadeport sa mga Chinese workers na ito? Hindi ba sakit sa ulo? Sayang sa pera, sayang pa sa oras, sayang sa effort na sana ay inilalaan nila sa mas kapaki-pakinabang na proyekto o trabaho. Kahit sabihin pa ng ilang mga senador na ito na ang legal na pogo ay dapat na payagang manatili sa bansa, eh paano nila masasabi na legal ang ginagawa sa loob mismo ng Pogo Hubs? Naaral ba nila kung paano ito mamonitor? Samantalang sa ngayon ay lumalabas na pati politiko, law enforcement, police, at pati yata daw miyembro ng hudikatura ay nabibili na ng mga pogo operators na ito. Kaya hirap na hulihin dahil nagkakaroon na ng leak sa mga planong raid, kaya yung iba nakakaalpas na agad bago pa mang-raid ang PAOK, CIDG at ibang law enforcement agencies. Kaya yung dapat na managot, yung mga nasa posisyon na pogo, aba hindi mo na makikita mismo sa Pogo Hubs. Pero alam kaya nila ang katotohanan sa pagmumonitor ng pogo para malaman kung gumagawa ba ng illegal ang isang pogo? Handa ba tayo rito na masugpo ang mga illegal activities ng mga illegal na pogo? Nagiging legal kasi ang dating ng pogo kapag nakakapagparehistro ito sa SEC, sa PAGCOR at sa LGU. Pero hindi rito natatapos ang lahat. Ano ba ang nangyayari kapag nakakuha na sila ng kanilang mga lisensya? Dahil lumalabas na sila ay legal na pogo. Halimbawa natin ay Oriental Gaming. Kapag ito ay nakakuha na daw ng lisensya, dito nagkakaroon ng problema. Dahil ang mga ito na may lisensya na mula sa PAGCOR ay nagiging facilitation company. So paano ito? Maaari na mag-invite ang mga lisensyadong pogo ng iba pang pogo. At ito ay tinatawag ng micro pogo hubs. 10 hanggang 20 ay maaari nila maimbita. Kumbaga,
Ito mga micro pogo hubs, wala silang lisensya, pero kakabit doon sa may lisensya. Parang PUJ lang. May kabit system din pala sa pogo. Ito ba ay na-monitor, especially nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Talagang pag ang isang resource person, government official at that, ay harap-harapang nagsisinungaling o harap-harapang umiiwas sa tanong, lalo lang magiging concerned at curious ang isang Senate committee. So lalo naming nire-research ang kanilang background sa iba't ibang aspeto. So the same po dun sa COMELEC, di ba she filed COCs and supposedly bine-verify ng COMELEC yung kanilang identity. May kakulangan doon yung COMELEC? Well, posible, pero alamin pa namin na iyon. Lahat kaming mga government institutions ay may responsibilidad kapag identification ng isang nagpepresentang mamamayan na ibigay yung kanilang entitlements, protektahan ang mga ito, pero according to yung criteria. No? So dapat kung may mga criteria at mahigpit na criteria, lalo na dapat ino-observe namin. Kumbaga, dapat gumagawa kami ng due diligence. Dahil nga ayon sa balita, ayon sa research, ang 200-300 legal na pogo ay maaari mag-create ng mas marami pang pogo. At ito ay hindi na lang mamonitor ng gobyerno. Dahil lumalabas ang lisensyado lamang sa kanila ay yung binigyan nila ng lisensya. Pero paano yung mga na-invite na micro pogo hubs? Nare-regulate ba ito ng gobyerno? Kumbaga, yung legal na pogo, siya ang nagkikreate at nagigindaan para magkaroon ng illegal na pogo. Hindi ba noon pa na ireklamo na ibang mga pogo workers kapag ka ni-raid, hindi na sila masasakote dun sa pogo hubs na na-raid? Ang nangyayari, tinatanggal sila at binebenta daw sa ibang pogo hubs. Hindi sila makakalaya hanggat hindi sila nababayaran. Kumbaga, nagkaroon na ng ransom. Uuso na naman tuloy yung slavery na katulad noong unang panahon na kapag ikaw ay nabili, ikaw ay magiging slave na ng isang mayamang tao. Pero ngayon, pogo ang bumibili ng mga tao para makapagtrabaho sa kanila. Mahirap ma-regulate ang operasyon ng pogo dahil wala tayong sapat na tao para malaman kung ano ang nangyayari sa loob mismo ng pogo. At wala daw tayong sapat na kapasidad para maintindihan ang operasyon ng pogo. Lalo na kung may mga kasabot na silang mga tao na taga-gobyerno. Mahirap ma-regulate ang pogo dahil nga daw sa dagsa ang pera? Nakakasilaw kumbaga. Complicated ang mga scam na ginagawa. Ang nakakalungkot, panahon ni Pangulong Duterte ang sinasabing naging daan upang lumago at dumami ang mga pogo legal at illegal dito sa bansa. Meron bang mga investors sa pogo na kakilala o kaibigan ng dating Pangulong Duterte? Kaya hindi ito masawata? Natatandaan niyo ba yung Macau Gaming Tycoon na si Jack Lam? Hindi ba siya yung sa Fontana Hot Spring Leisure Parks Casino Resort dito sa Clark Freeport Zone? Noong pinagbantaan ni dating Pangulong Duterte, itong si Jack Lam na aarestuhin. Dahil sa akusasyon siya ay nag-hire ng 1,316 illegal Chinese workers dito sa kanyang Casino Fontana at napabalita pa nga ang nag-bribe ng mga opisyalis ng Bureau of Immigration. Ang lisensya ni Jack Lam para sa kanyang casino ay nirevoke na ng PAGCOR dito sa Fontana at dito rin sa Fort Ilocanja. Pero matapos na matakot itong si Jack Lam dahil sa pagbabanta ni dating Pangulong Duterte, sino ba ang pumalit? Ayon sa Billionaire Source, itong si Michael Yang ang naging pogo's secret kingpin at nirevive niya nga itong Fontana Casino into offshore gaming hub. So ang tanong, ito bang Chinese businessman na si Michael Yang? Ang secret kingpin na lumalagong pogo business? Ayon nga sa source ng bilyonaryo, ito daw si Yang ang di umano ang may tunay na kapangyarihan sa likod ng Shunwei Technologies Incorporated, one of the 60 licenses awarded by PAGCOR. Ilang operasyon ba ang ginagawa ng Shunwei? Ayon dito sa report, Shunwei runs Pogo call centers
through 7 sub-licenses. Ang call centers daw na ito ay nagsisilbing offshore gamblers playing online casino in China. So ano na itong 7 sub-licenses? Orun Incorporated sa Cagayan de Oro, Invec Treasure Processing Corporation sa Bonifacio Global City, Xinhongjin Cheng Limited Company Incorporated sa Mactan, Cebu, Van Gogh Business Corporation Outsources Incorporated sa Las Piñas, Pasay at Makati, First Grid Computer Technologies Incorporated sa Parañaque, Shedai Keji Technology Incorporated sa Clark Freeport, Pampanga, at Big Emperor Technology Corporation sa 10 lokasyon dito sa Pasay. Shedai Keji daw ang pinakamalaking Shenwei Pogo sub-licensee. May 22 lokasyon sa Clark Freeport Zone, especially dito sa Fontana Hot Spring Leisure Parks Casino Resort na dating ang pag-aari ni Jack Lam. Ang Shenwei ay may loong libu-libong Chinese employees na mayroong 300 hanggang 400 katao ang nag-o-occupy every 1,000 square meters ng floor area. Hindi ba napakarami nito? May kinalaman ba ang samahan nila Michael Yang at dating Pangulong Duterte kung bakit lumago ang pugong ito? Ang Shenwei Technologies Incorporated, isang license pabor sa Shenwei, pero 7 ang nakikinabang dun sa lisensyang iyon. Pero talaga ang pangunahing dahilan para hindi mapigilan ang pamamayagpag ng pogo dito. Bakit nga ba mahirap malaman kung may ginagawang illegal na aktibidades ang mga pogo dito sa ating bansa?